Pantapat umano sa mga taong lalabag o hindi susunod sa COVID-19 health protocols ang hagupit ng yantok o isang patpat na yari sa matigas na uri ng kahoy. Ito ay base sa naging pahayag ng hepe ng Joint Task Force COVID-19 Shield na si Police Lieutenant General Cesar Binag sa isinagawang briefing sa Laging Handa noong nakaraang Biyernes, December 4, 2020. Dagdag pa ni Binag, magagamit ito bilang pangsaway, panukat at pamalo na rin sa matitigas ang ulo na lalabag sa mga patakaran kagaya ng social o physical distancing ngayong nalalapit na ang holiday season. Tiniyak din ang pamunuan na dodoblihin nila ang mga law enforcers at patrollers na aatasan sa mga pampublikong lugar na laging matao kagaya ng palengke, malls, simbahan, ports at iba pang lugar. Ipinag-uutos din ng hepe ng Philippine National Police o PNP na si General Debold Sinas ang pagkalat ng mga nasabing social distancing patrols. Matatandaan si Sinas na dating hepe ng National Capital Region Police Office ay naging kontrobersyal dahil sa naging paglabag sa health protocols matapos magsagawa ng manyanita o sorpresang pagdiriwang ng kaarawan. Kamakailan ay naging issue rin ang paglabag umano sa social distancing ng mismong presidential spokesperson na si Harry Roque nang dumalo ito sa isang pagdiriwang sa Cebu City. Umani naman ang iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizen ang nasabing panuntunan o pamamalo ng yantok bilang pangsaway sa mga lalabag sa COVID-19 health protocols. Mayor Guevara para sa Balitang Unang Sigaw.